Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel, ang Discarte Pinoy Vlog. So mayroon tayo dito ng gagawin stand pan. So kung makikita nyo, wala siyang takip dito guys, walang takip. Hindi guys, sa likod mayroon siyang takip, pero walang katakip. So ibig sabihin, delikado po ito once na pinaandar ito. Tapos wala po siyang lock. Hindi ito, walang lock. So tingnan natin kung bakit ganito to. So pag ganito guys, wag nyong papaandarin na walang lock. Okay lang na walang takip, basta kailangan may lock. Pero ang pinakang the best doon, mayroon takip dito, may grill, tapos mayroon itong lock. Kasi pag ito lumuwag at lumipad, nako, delikado. So yan ang wag nyong gagawin guys sa anyong electric pan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to. So kung makikita nyo si guys, ayan, ito yung stopper ng electric pan. Ayan, stopper ng electric pan or this pan. And naka-oslip na yan, ayan. Nakatusok na yan na bakal. Kung titingnan nyo, ito. Ayan, ginawa na ng paraan. So, kailangan mayroong mayroong slot yan dito para ma-stop siya or makapasok dito. So, tapos wala siyang takip o walang lock dito. Tapos walang grill. So, delikado yan guys. Tingnan natin kung anong problema nito. Dahil dinalato ng may-ari. So, marami pa ito dito guys. Marami pa. So, ayan o. Pasulitan ko lang. Ayan o. Mga naka-stop pa na gagawin. Bali, kasama ito. Bali, ito lang yung inuna muna natin. Check natin kung anong problema. So, ang gagawin natin ngayon ay hahanap muna tayo ng ELC na pansamantala, ipalit natin dito once na gumana to. Titingnan muna natin, check natin kung buo pa to. So check natin guys, gamit tayo ng, pero bago nga pala natin simulan, ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan mag like, mag comment at mag subscribe. So check natin, gamit tayo ng gagamit ulit tayo ng analog tester. So analog tester to. Tapos dapat naka-off yan. Ilagay natin sa extend. So extend. Yan, extend. Ilagay natin dito sa, ito yung tawag dito guys ay power cord. So ilagay natin. Connect. Meron siya. May palo siya. May palo. So ibig sabihin, buo ang motor. Bakit dinala dito? Parang naglulos tong saksakan. Ayan. So tingnan natin, pihitin natin yung switch, yung speed 1, 2, 3. Pihitin natin kung mayroon lahat. Ayan, simple lang ito. So ibig sabihin guys, meron siyang connection, lock, speed 1, 2, 3. So ang gagawin natin ngayon ay hanap tayo ng ELC, tapos papandarin natin. Subukan natin pandarin. Tapos hanap tayo ng lock para sigurado. Ayan. Kailangan may lock yan pag nag-practice o nag-testing ng ELC, kailangan may lock para hindi tayo madisgrasya. So ngayon guys, saksak ko. Ayan. Isasaksak ko na itong power cord. Tingnan natin kung iikot ba ito. So ilayo ko lang itong cellphone. Saksak ko na guys. Thank you.
siya. Okay naman siya, guys. Umiikot na lang, umiikot naman. Ang problema, mahina, kailangan natin magpalit ng capacitor, baka nagli-leak na yung capacitor. So bago natin palitan, ay testingin natin kung anong problema. Tanggalin muna natin 'to tapos papalitan tayo ng capacitor. Daming dumi nito. Nakbo, naloko na. So, konti pa nang andum. So, konti pa lang ang andum eh. Ayan mga kaibigan. Grabe. Hindi na nalilinisan to malamang. Super dumi na. So, ang gagawin natin dito mga kadiskarte ay linisan muna natin to. Dahil grabe ang dumi oh. So, malamang tatanggalin nga natin to. Yan, tanggalin natin. Tapos, linisan muna natin. So, yan guys. Ang kailangan natin, natanggal natin yung mga, yung mga dumi dito. Yung mayroon pang, mga alikabok sa loob. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga tornilyo. So, okay pa naman yung ikot niya. Mahina nga lang. Siguro dahil sa sa dumi hindi makapag puwersa yung hangin dahil sa dami ng dumi. So tanggalin natin tong tornilyo. So ito na, buksan na natin. Yun. So ayan, alikabok talaga. Alikabok. So, ang gagawin din natin dito, guys. Wala na pala itong Eh, meron pa rin. Meron pa rin. Meron pang pum. Yung oil pad ba. So, linisan na natin. Yan. Maganda yung 1 foot, guys. Ito malaki kasi ito eh. 1 foot. Ay, 1 foot ba yun? Yung maliit. Mas maliit dito. Para matanggal yung alikabok. Maganda pa yung motor. Ay, nainis pa. Lagyan natin ng ng langis. Yung oil pump. O yan guys, lagyan natin ng langis to. Ayan. Para maistakan. Dahil mayroon dyan ng oil pump. Ilang dekada na kahit ang hindi nalilinisan, puno na ng alikabok labas at loob ng motor. Yan oh, talaga naman. Binasa na natin ito. Guys, natanggal na natin yung mga likabok. Ang gagawin naman natin ulit ay lagyan ng langis yung bushing. So, ayan yung bushing, guys. Yung mismong kinalalagyan ng bushing kasi may pum dyan. Lagyan natin ng bushing. Ay, ng langis. Kailangan may langis dyan. So, kapag okay na siya, ayan, okay na. Balik na natin ng dahan-dahan. Dahil natanggal na natin yung mga alikabok sa loob mismo ng motor, tapos naglagay na rin tayo ng langis sa oil pad.
So buti na lang guys ay hindi na damage yung motor. Kasi pag matagal na, karaniwan na masasira ang motor kapag nagkaroon ng problema ang nagkaroon ng pagganit o nagkaroon ng mahirap na pag-ikot. So ayan guys, tornilyo na lang natin. So ang gagawin natin ay bubuksan muna natin to. Check din natin tong switch. So ayan, yun ang sinasabi ko. Ayan, madumi guys. So, ayan, nakita niyo madumi. Linisin natin. Ayan, linis. Kailangan malinis yan para magkaroon ng contact. So ayan, nalinis na natin. Malikabok. Pwede natin. Pwede ang liha, gamitan nyo na liha. Pwede na ano, natulis na bagay. Ito, check natin to. O, ito, okay pa naman. Kunting punas-punas lang to. Okay na. Tapos babalik natin. Spring dito guys. Kung nakakita nyo, may spring. Ayan o. May spring yan. Lagyan natin ng langis. Kalawangin eh. Yan. Sige natin ang langis. So ayan, okay na siya guys. Ang gagawin naman natin ay check natin yung capacitor. So check natin yung capacitor guys. Kung tama mo yung voltahe niya ay yung capacitance reading niya. So check natin to. Tapos ito, balatan lang natin ng konti. Balatan lang natin ito ng konti. Ayan, nabalatan na. So, kuha lang ako ng tester ng capacitor. Bali ito nga pala guys yung yung tester ng capacitor. So ayan, digital tester ang tawag dito. So ang gagawin ko ay ililipat natin. Ayan. Ito yung capacitor, yung dalawang magkasalubong na yan na vertical line. So kailangan may i-select natin. Ayan. Diode. Ayan, NF. Ay nakalagay diyan na. Nakalagay dyan guys. Masisilaw. Ayan. NF. Nanoparad. So, testirin natin kung tama ba itong yung sukat. Sukatin na natin guys. Sukatin na natin kung tama ba yung 1.5 microfarad. Ayan. Ang isang yan, ang isa, huwag hahawakan. Yung isa pwedeng hawakan yan. Yan yung ng digital. Pag hinawakan mo yan, magkakaroon ng resistance. Try natin. Ayan, mababa na guys. Mababa na yung Meron na lang siyang 1.2 microfarad. So, nakalagay dito 1.5. So, kailangan tayo magpalit ng capacitor na 1.5. Mababa na siya. Maghanap lang ako ng capacitor. Nakuha tayo dito na na walang capacitor akong nakuha na 1.5. So pwede na to. 2.0 dahil malaki naman tong niya. Ang malaki yung tawag dito, motor. So pwede na tong 2.0 na microfarad. So ngayon ilalagay na natin to, guys. Ayan, subukan natin to kung gaano kalakas ang 2.0 microfarad na capacitor. Kasi may mga nagpapagawa na electric pa na ang niya, capacitor ay 2.0.
Subukan na natin to. Tornilyo na natin. Natanggal ko guys yung tornilyo. Pinilit ko talaga siyang matanggal. Buti na lang. Ayan, nakisama. Sira na oh. Basag na yung leeg niya oh. Ayan, basag na. So, papalit na rin tayo ng leeg. So, ayan guys, bumili tayo ng ano, ng bago. Wala tayong available na leeg. So, ito yung binili natin guys na bago. Ayan, bago siya. Tapos, ito naman yung luma. Yung papalitan natin kasi yan ang bungi na. Tira na, di na pwede siya guys. Kaya, bumili na lang tayo. So, ang gagawin natin ngayon ay alagay natin to. So, yun, okay na siya. Tapos, pwede natin lagyan guys ng ano, ng langis. Pwede natin ang langis ng swing arm. Ayan, para madulas. Pagkatapos, lagay na natin yun sa dito. So, ayan guys, nailagay na natin yung ano, yung, ayan, yung leak or leak ng ano, electric fan. So, okay na siya. Tapos, ilalagay na natin doon sa stand niya. Tapos, lalagyan na natin ng ilisi at nang ma-practice natin kung okay na siya. So yan guys, okay na siya. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagyan natin ito ng ilisi. Ilagyan natin guys ng ilisi para makita natin kung malakas na ba ang ipot ng electric pan natin. Lock. Magkakalimutan yung lock, siyempre. Kapag hindi mo nilagyan ito ng lock, siguradong lilipad ito. Tutulis ba naman ang ano ito? Ang ABC. So yan guys, saksa ko na para makita natin kung gaano kalakas. Pinakas guys, susunod lang kung ano, baka mahagit. Ganun kalakas guys, ayun o. Sobrang lakas niya. So ngayon lalagyan na natin ang init ng ano, cover. Hanap tayo ng cover kasi kanina walang cover yung kapila ko yung sa ilis. Ito yung ilis eh. Papalagan din natin. So yan guys, nilagyan na natin ang nagawa natin ng paraan. Bali itong mga fingers na ito ay galing ito sa iba't ibang sa ibang electric pan. So ginawa na lang natin ang paraan kasi maliliit yung grills na iba o yung nakalagay dito, walang kaparehas yung nasa likod. Kaya ginawa na lang natin ang paraan.
So ngayon guys, sasagsak na natin para malaman natin kung maganda yung ikot niya. Yan guys, nagawa na natin ang paraan. So medyo luma na itong grills pero pwede ng pagtyagaan kaysa wala. So ayan, ilagay na rin natin ang cable tie. At ito naman yung speed 3. Wow! Super lakas radio. So ayan guys, bali ang pinalitan ko nga pala dito ay yung leg. Tapos yung capacitor niya, bumagsak na, nasa 1.2 na lang. Dapat ay nasa 1.5. So pinalitan ko ng 2 microfarad kasi wala tayong ibang capacitor na 1.5. So pinalitan natin ng 2 microfarad. So, yung ginawa rin natin, dininisan natin. Kasi sobrang dumi talaga. So nakita nyo naman ay halos hindi na malaman pero hindi na makilala yung buong motor dahil doon sa dami ng sa dami ng putik o sa dami ng alikabok na nakapalibot. So hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong mahulang sawang pag-subscribe sa aking YouTube channel ang Discarte Pinay Mulag. So, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.